Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito muli tayo para tunghayan ang isang pelikulang pinamagatang Army of Thieves na naipalabas noong 2021. Ito ay patungkol sa isang lalaki na nalabis ang paghanga tungkol sa mga ginawang safe ni Hans Wagner. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax, love you. Nagsimula ang kwento nang ipakita ang isang YouTuber na si Sebastian. Naikwento niya ang kwento ng isang respetadong locksmith na nagngangalang Hans Wagner. Siya ay isang masipag na ama hanggang sa isang araw ay namatay ng sabay ang kanyang asawa at anak. At matapos na nun ay naisipan niyang gawin ang pinakamahirap na mga safe na para sa kanya ay mga greatest piece of art niya. Sinabi doon na nakagawa siya ng apat na safe. Iyon ay ang Rheingold, Valkyrie, Siegfried at Gotthard de Meyrung. Tanging tatlo na lang dito ang alam kung nasaan ang lokasyon at ang isa ay hindi na alam kung nasaan. Doon nga ay naikwento rin niya na matapos niyang gawin ang apat na safe ay nagkulong siya sa isang simpleng safe lang pero nang subukan ito buksan ng mga tao ay wala ni isang nakabukas nito. Dahil doon ay yun na ang naging libingan niya at sinabi ding hinagis ito sa gitna ng karagatan. At matapos niyang ikwento yun ay sinabi niya na mag-hit kayo ng like and subscribe. Habang nai-upload niya ang video ay sinubukan niyang i-unlock ang isang lock sa kanyang mesa at nagawa lang niya ito sa loob ng 8 segundo. Matapos nun ay nakita natin na walang nanonood at nagla-like ng kanyang mga videos. Matapos nun ay pumasok na siya sa kanyang trabaho. Habang nasa trabaho siya ay napansin niya ang isang balita patungkol sa nangyayaring zombie apocalypse. Nang matapos na ang kanyang trabaho ay nang tingnan niya ang kanyang YouTube ay napansin niya na may isa ng comment at isang view ang video niya. Nang mabasa niya ang comment ay inutusan siya nito na pumunta sa isang lugar at sinabi din doon ang password para makapasok siya sa lugar. Pinuntahan naman niya ito at sinabi sa bantay ang password na nabasa niya sa comment. At matapos nun ay pinapasok na siya sa loob. Nagulat siya nang makapasok sa loob dahil mayroong ginaganap doon na isang contest at wala siyang kaalam-alam kung papaano siya napasali doon. Sinabi nga ng announcer na dahil sa kumpleto na sila ay magsisimula na ang contest. Doon nga ay nakita niya na nagsisimula na sila na buksan ang nakalock na safe. Pero di pa nagsisimula si Sebastian dahil naguguluhan siya sa nangyayari. Pero di kalaunan ay sinimula na niya at nagawa niyang mabuksan ito. At pang-apat siya sa nakabukas. Dahil doon ay nakapasok na sila sa semifinals at pagkatapos nga ay sinimula na ulit nila ang pag-crack ng safe. At naswertehan na naman niyang mabuksan ang pangalawang safe. Dahilan para makapasok siya sa final round. Doon nga ay sinabi ng announcer na meron lang silang 3 minuto para buksan ito. Nagawa naman ni Sebastian na manalo doon ng walang kahirap-hirap. Habang pinapalakpakan siya ng mga tao ay napansin niya ang isang babae na nagngangalang Gwendoline. Kinabukasan ay nang nasa kafe si Sebastian ay nagulat na lang siya nang makita niya doon si Gwendoline. Doon nga ay nagpakilala siya na siya ang taong nag-like at comment sa kanyang video. At sinabi pa niya na alam niya kung nasaan ang 3 sa mga ginawang safe ni Hans. Sinabi niya na isa siyang magnanakaw at kailangan niya ang tulong ni Sebastian dahil sa malaki ang nalalaman niya patungkol sa mga safe ni Hans. Dagdag pa niya na dahil sa nangyayaring apocalypse ay ililipat ang mga safe na ito sa Geneva at ito na lang ang natatanging pagkakataon ni Sebastian na makita at masubukang buksan ang mga ito. Bago siya umalis ay binigyan niya ng papel si Sebastian at sinabihan na pamtahan niya ang address na yun kung interesado siya. Napag-isip-isip naman niya ang alok sa kanya at di kalaunan ay napagpasyahan na nga niya na sumali sa gagawin nila Gwendoline. Kinabukasan ay pumunta siya sa binigay na address at nakita nga niya doon si Corina, isang master hacker at ang taong in charge sa logistics. Si Rolf na isa namang getaway driver at ang panghuli ay si Brad Cage. Matapos niyang makilala ang lahat ay binigay na ni Corina ang mga detalye ng gagawin nila. Sinabi nito na ang Rheingold ay nasa Paris, France. Ang Valkyrie naman ay nasa Prague, Czech Republic. At ang Siegfried na nasa St. Moritz, Switzerland. At doon din ay nasabi sa kanya na ang mga safe na ito ay pagmamayari na ng isang bilyonaryo na si Bly Tenaka. At dahil nga sa wala na silang oras na dapat sayangin ay nagpunta na agad sila sa Paris. Pero nang sisimula na nila ang plano ay biglang natakot si Sebastian at ayaw nang tumuloy. Pero kahit na ganun ay napilit nila ito na ituloy ang plano. Naunang pumasok si Sebastian at dumiretso ito sa restroom pagkapasok. Sinundan naman siya ni Gwen at paimpleng ninakaw ang susi sa guard. Pagkapasok ay sinabihan niya ang teller na pupunta siya sa safety deposit box gamit ang peking pangalan. Matapos nun ay papasok na si Corina para i-distract ang iba. Nag-English speaking lang siya dahilan para i-assist siya ng cashier dahil sa ito lang ang marunong mag-English. Habang na-distract ang cashier ay pinuntahan ni Gwen si Sebastian at nagpunta na sila sa vault. Pagkarating nila doon ay nakita na ni Sebastian ang isa sa mga vault at iyon ay ang Rheingold. Habang kinakapa niya ang safe ay kwento niya ang bawat detalye ng mga nakaukit doon.
Maya-maya pa nga ay nagpatugtog na siya at sinimulan ng i-crack ang safe. Doon nga ay pinakita na sa bawat tihit niya ay nagsisimulang gumalaw ang mga machinery sa loob. At di katagalan ay nabuksan na niya ito na labis naman nilang kinatuwa. Matapos nun ay isa-isa na silang umalis sa bangko at doon nga ay tuwang-tuwa si Sebastian dahil sa kanyang nagawa. Pinakita naman ng isang Interpol agent na si Del Aqua ay nabalitaan ang pinakahuling ginawang pagnanakaw ng grupo. Sinabi naman ng isang babae na si Beatrix na bakit pa nila tinututukan iyon. Dapat mas tutukan nila ng pansin ang nangyayaring zombie apocalypse. Pero binaliwaka ito ni Del Aqua at pinagpatuloy ang report at sinabing mayroon na lang silang dalawang pagkakataon na mahuli ito. Dahil napag-alaman nila na tina-target nila ang tatlong safe ni Hans Wagner. Habang nasa tagwa ng grupo ay napansin ni Corina na tinititigan nito si Gwen. Kaya sinabi niya na sila Gwen at Brad ay nagde-date sa kasalukuyan. Pero kamakailan lang ay parang mayroon silang dalawang hindi pagkakaintindihan. Maya-maya nga ay pinakita na pumasok si Sebastian sa kwarto ni Gwen at doon nga ay nagkakwentuhan ang dalawa. Naikwento nila ang ilan sa mga nakaraan nila at makikita naman na atentibong nakikinig si Sebastian sa mga kwento ni Gwen. Sa kabilang banda ay naiinis si Brad dahil mas binibigyang atensyon ni Gwen si Sebastian kaysa sa kanya. At doon nga ay sinabihan naman ni Gwen na umupo siya sa tabi niya. Sinabi na nga ni Gwen na kung matapos na nila ang kanilang gagawin ay gusto niyang pumunta ng Amerika dahil mayroong usap-usapan na nakita doon ang isang safe na nawawala. Yun ay ang Gutter de Merong. Sa sumunod na araw nga ay pinakita na pumunta na ulit ang grupo sa susunod na lugar at iyon ay ang Prague. Pero hindi nila alam na naghihintay na pala doon si Del Aqua. Sa loob ng sasakyan ay nag-usap-usap sila sa plano at maya-maya pa nga ay isinagawa na nila ito. Nagpanggap siya na isang accountant at nang nasa scanner na ang palitan niya ay hinak ni Corina ang computer dahilan para iba ang makita ng bantay doon. Kumana din ang peking ID ni Sebastian at nagawa na niyang makapasok sa loob. Tinuro naman ni Corina ang mga kailangan niyang daanan hanggang sa kailanganin na niyang putulin ang linya. Dahil sa hindi na niya alam ang sunod na gagawin ay nakapasok siya sa maling kwarto at nakita naman siya ng mga guard doon. Maya-maya pa nga ay nagkita na silang dalawa ni Gwen at doon nga ay sumakay na sila sa elevator para puntahan ang safe. Pagkarating nila doon ay may dalawang bantay pero mabilis namang napatumba ni Gwen ang dalawang ito. Doon nga ay nagsimula na ulit si Sebastian na magkwento at nang simula na niya ang pag-crack ay nagkamali siya. Sinabi niya na huling pagkakataon na niya ito. Kaya nag-focus siyang mabuti at pinakinggan ang bawat tunog na nanggagaling sa safe. Di kalaunan ay nagawa na nga niyang mabuksan ang pangalawang safe na tinatawag na Valkyrie. Pero sa kabilang banda ay nalaman nga ng mga guard na may nakapasok na magnanakaw kaya nilock nito ang lahat ng mga pinto. Napagtanto naman nila Del Aqua na maling bangko ang kanilang binabantayan kaya dali-dali silang pumunta sa kabilang bangko. Dahil nga sa nilock ang lahat ng daanan ay sinagawa nila ang backup plan. Pinasok ni Brad ang bangko para ma-divert ang atensyon sa kanya. Naging matagumpay naman sila sa ginawa nila at nang papatakas na sila ay tumatakbo sila Gwen at Sebastian papunta sa sasakyan. Tinulungan ni Brad na makasakay si Gwen pero nang mahawakan naman ni Brad ang kamay ni Sebastian ay imbis na hilain ay tinulak pa siya nito. At dahil doon ay siya ang hinabol ng mga pulis. Nagawa niyang makanakaw ng bisiklita at ito ang ginamit niya pang takas. Dumaan siya sa misisikip na lugar para hindi siya masundan ng mga pulis. Sa kabilang banda ay nagtalo-talo naman ang apat at sinabi nga ni Gwen na aalis na siya sa grupo. Dahil doon ay bumaba siya ng sasakyan at maya-maya ay sumunod din sa kanya si Corina at naisipan na din niya na humiwalay sa grupo ni Brad. Nagpunta ang dalawa sa tinutuluyan ni Sebastian at wala pa siya doon nang makarating sila. Maya-maya ay dumating na nga siya at tila hindi niya napansin na nandun sila. Kaya ginulat nila ito dahilan para matapunan siya ng kape niya. Kumingi ng tawad si Gwen dahil sa nangyari. Pero sinabi ni Sebastian na wala nang saysay kung tatanggapin pa niya ang sorry niya o hindi. Dahil napagpasyahan na niyang bumalik sa dati niyang trabaho. Pero kinumbinsi naman ni Gwen si Sebastian at sinabing siya lang ang tanging makakagawa na mabuksan ang ikatlong safe. At kapag magawa nila yun ay maaaring masulat ito sa history na nagawa niyang buksan ang tatlo sa pinakamahihirap na safe sa buong mundo. Doon nga ay ginanahan ulit si Sebastian at tinanong na kung ano ang susunod na plano. Sa kabilang banda ay naisipan naman ni Del Aqua na mag-research sa YouTube patungkol kay Hans Wagner. Doon ay may isang video ni Sebastian ang lumabas. At napansin naman niya na parang siya ang nahuli ng CCTV sa bangko ng Prague. Sa sumunod na eksena ay pinakita na nga na papunta na ang tatlo sa huling lugar kung nasaan ang safe na pinangalan ng Siegfried. Doon nga ay ipinakita din na napakaraming Interpol agent ang pumalibot sa nasabing kasino kung nasaan ang safe. Ibabiyahe ang nasabing safe pagkalipas ng dalawang oras.
At maya-maya naman ay may na-intercept sila sa pag-uusap ng grupo na balak nilang simulan ang pagnakaw sa 5 ng umaga. Dahil doon ay hinintay nila na mag-5 AM at matapos noon ay pinasok na nila ang kasino para hulihin sila. Nakausap naman nila doon ang manager at sinabi na naibiyahe na ang safe ng 1 oras at kalahati na mas maaga kaysa sa tinakdang oras ng pagbiyahe. Pero ang totoo ay napaglaruan nila si Del Aqua. 8 oras. Bago mag-5 AM ay tinawagan ni Corina ang manager at sinabi ang tungkol sa magaganap na nakawan. Kaya sumang-ayon ang manager na i-reschedule ang pagbiyahe at gawin itong mas maaga. Samantalang nagawa naman ni Gwen na makapagtago sa sasakyan na gagamitin para ibiyahe ang safe at binugbog niya ang 2 sakay nito at kinuha ang mga damit nila. Matapos nun ay sinigurado nila na ma-intercept ng Interpol ang peking plano nila para isipin nila na 5 AM pa talaga gagawin ang pagnanakaw. Dahil nga dun ay nagawa nila Gwen at Sebastian na makuha ang safe sa pagdidisguise nila na isa sila sa mga Interpol agents. Sa kasalukuyan ay patuloy na nagmamaneho si Gwen samantalang si Sebastian naman ay nagkwekwento tungkol sa safe. At doon nga ay sinisimula na niyang buksan ito. Nahirapan siya sa pagkakataon na iyon dahil sa ingay ng sasakyan at dahil na din sa maalog masyado ang kinatatayuan niya. Nadetect naman nila Brad ang cellphone ni Gwen kaya naisipan nilang sundan ito. Samantalang tatangkain sana ni Corina na pigilan ang 2 pero na-corner naman siya ng mga pulis. Sinimula na ngang humabol ng mga Interpol agent dahil sa nalaman na nila na nasalisihan sila ng mga magnanakaw. Habang hinahabol sila Gwen at Sebastian ng mga Interpol agent at nila Brad ay nagawa na nga ni Sebastian na mabuksan ang safe. Uminto sila at lumapit si Gwen para makita ito. Pero pagbaba nila ay nakita nila na nandoon na sila Brad sa labas. Sinubukan naman ni Brad na barilin si Sebastian pero hindi ito pumutok. Doon nga ay sinabi ni Gwen na tinanggal niya ang firing pin ng baril ni Brad. Maya-maya ay sinubukan naman ni Sebastian na sapakin si Brad pero sa halip ay siya ang nasaktan. Matapos na nun ay tinali ni Gwen si Brad at Rolf sa truck at ginamit nila ang sasakyan nila sa pagtakas. Nakahabol na nga din doon sila Del Aqua at inaresto nila sila Brad at Rolf. Sinabihan naman ni Gwen si Sebastian na natutuwa siya dahil sinubukan ni Sebastian na ipagtanggol siya kay Brad. Doon nga ay sinabi ni Sebastian na may gusto siya sa kanya. At maya-maya pa nga ay hinalikan siya ni Gwen at sinabing may gusto rin siya sa kanya. At matapos na nun ay bumaba na ang 2 at nang papasakay na sila sa speedboat ay naabutan sila ni Del Aqua. Nakipagdeal si Gwen kay Del Aqua na kailangan makatakas ni Sebastian kapalit ay susuko na siya. Pumayag naman ito pero ayaw ni Sebastian ang naisip ni Gwen na iyon. Sinabihan naman siya ni Gwen na hahanapin siya nito at sabay nilang bubuksan ang huling safe na gutter de merong. Sinigawan pa nga niya si Sebastian at sinabing umalis na. At sa huli nga ay sumakay na siya ng speedboat at umalis. Nang tingnan niya ang kanyang fake passport ay naiba na ang pangalan niya. Ito na ang pangalan na simula pa ng pagkabata ay gustong gusto na niya. Pero nalungkot siya dahil ang kaysa isang taong gusto niyang makasama ay nahuli na ng mga pulis. Pero inisip na lang niya na balang araw ay magkikita sila muli at sabay nilang isosolve ang safe na gutter de merong. Makalipas ang panahon ay naging isang locksmith siya sa California at may 2 tao na hinahanap siya. Doon nga ay ipinakita sa kanya ang blueprint ng gutter de merong at sinabihan siya nito kung kaya ba niyang mabuksan ito. Umarap siya sa 2 at ngumiti. At doon na nga natatapos ang ating pelikula mga kaibigan. Maraming salamat sa panonood.